Alleluia. 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 Manunubos na mahal, salamat sa iyong patnubay at pakingap araw-araw. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat nang ito? At ayaw nilang kinanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Ngayon po ay ating pinararangalan si San Jose Manggagawa. Inaalala natin ang mga halaga ng pagiging may katapatan sa paggawa, honest labor. At atin pong kunan ng inspirasyon si San Jose. Ito pala, kala ko nawala. Dati nahan doon. Nahan dito na, nagpalit na. Kasi nahan doon siya dati. Si Saint Jude na pala doon, Tadeus. Ito na pala si Papa Saint Joseph. Siya po, kunan natin ng inspirasyon na kung saan ang katangi-tanging tao na naging very close sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga po, sinasabi po kapag tayo po ay lumapit kay Papa Saint Joseph, tinawag ko na po siyang Papa. Tumula nung pong mamatay ang tatay ko, ako, you will be my Papa. Siya yung aampon sa atin para mapalapit tayo sa kanyang anak na si Jesus. Tahimik po si San Jose. Wala po ni imang anumang mga salitang binanggit sa banal na kasulatan. Bagamat ang kanyang katahimikan ay puspos ng kalooban ng Diyos. At ang kanyang pagiging karpintero
Kaya't sinasabi po sa ating Ebanghelyo, hindi ba siya anak ni Jose na karpintero, manggagawa? Pero si San Jose manggagawa sa kanyang pagiging alwa-anluage sa Kastila, sa atin karpintero, sa Visayas, Mindanao, Panday, na kung saan na ang lahat ng kanyang buong pagkilos bilang paglilingkod sa anak ng Diyos ay bilang pag-aalay ng kanyang pag-ibig at sakripisyo. Wala siyang sinabi ni Isa Katiting, basta ang kanyang lakat ng nambuong pagkilos sa banal na kasulatan ay laging pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't isa pong mahalaga dito sa atin na kung paano po si sa pagiging matahimik na si San Jose ay naroroon ng lalim ng matinding pagmamalay ng Diyos sa kanyang buhay sapagkat siya po ang unang taong kumalong kay Jesus Nazareno. Kaya nga po mga kapatid, ngayong araw na ito, sa pagbibigay po natin ng pagpaparangal, giving our honor to Saint Joseph kay Papa, ay bigyan po natin ng pansin, ibig sabihin, anumang mga halagang itinuro po niya ng isang matahimik na paglilingkod sa Diyos ng may pag-ibig. Ang lahat ng kanyang ginawa sa pagiging karpintero ay paglilingkod ng pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa kalooban na alagaan ang poong Jesus Nazareno hanggang sumapit siya ng taon, edad na 33. Kaya't ang palad po ni San Jose ay mga katam, lagare, itak, para magporma ng mga kahoy na gagawing mga silya at iba pang mga lamesa na ino-order sa kanya. At meron po kung atin po yung hidden life. Pag sinasabi pong hidden life ni Saint Joseph, tiyak for 30 years na kasamang pong Jesus Nazareno, sinusunod ng poong Jesus Nazareno anumang iutos niya, anak Jesus, lagariin mo to, lalagariin ng ating poong Jesus Nazareno, anak, pakihatid itong silya na in order ng ating kapitbahay, anak, magputol tayo ng mga kahoy para sa gagawin kong mga muebles. Sumusunod ang poong Jesus Nazareno. Kaya nga po sa panalangin po at sinasabing ang lahat po ng mga milagro ni San Jose ay lagi nang tinutugon ng poong Jesus Nazareno. May mga madre po sa Mexico na may problema sila sa chapel nila, nagawa po ng choir loft, parang ganyan po sa likod o choir loft, na kung saan ay nahandoon ang mga kumakanta, pero nakalimutan pong gawa ng hagdanan. So ang ginawa po ng mga madring ito sa Mexico ay nagnubina ng siyam na araw kay Papa Saint Joseph na magpadala ng karpintero. Siyam na araw, hiniling nila na magpadala si Papa Saint Joseph ng mga karpintero na gagawa ng hagdanan na nais nilang makarating doon sa itaas ng kanilang choir loft. After 9 days, may dumating na isang matandang uugod-ugod, nagpresenta at sinabing siya ang gagawa, nag-iisang matanda. At sabi po ng matandang karpintero, mga madre, walang papasok dito sa chapel ng siyam na araw, hayaan nyo lang akong gumawa. After 9 days, hindi na nila nakita ang matanda, pero nahandun na pong spiral staircase. Inakyat nila, tinignan, at ang nakapagtataka, mga late, after siguro few years, nagtataka sila, nasaan na ang matanda na nagumawa ng nag-iisang spiral staircase na puro kahoy. Ngayon po, sa ating panahon ay inimbisigahan, in x-ray, ni isa walang pako at sabi, defying the law of physics kasi imposibleng tumayo na walang mga pundasyon.
Kahit sabi, this is a miracle of Saint Joseph na pinatutunayan po ng mga scientists na Catholic at hindi Catholic, this is impossible. This is miracle. Na imposible at higit po sa lahat ang ipinagtataka. Walang klaseng kahoy na mayroon sa lugar ng Mexico ang mga kahoy na ginamit po. Kaya i-google po ninyo mamayang gabi ho. Staircase Miracle of Mexico. Mamayang gabi. Nandun po yung detail ng lahat ng kwento at ang mga scientific explanation o investigation po. Yun si Saint Joseph po. Si Papa Saint Joseph, hidden life, pero punong-puno po ng milagro, punong-puno po ng kanyang mga relasyon sa Diyos. Yung aking pong experience, nung ako po ay na-assign sa Mindanao, 1992, kailangan ko po ng malaking lupa para sa parokya na itatayo. Bliblip pa po yun, ang aking pong bishop ay si Cardinal Gaudencio Rosales. Ang isa kong hiningib doon, sabi ko, Papa Saint Joseph, bigyan mo ko ng 15,000 pesos para mabili ko ang 3 hectares. Mura pa po ang lupa noong 1992. Doon po sa bukid noon, sa area po ng Sambuanguitar, pinakakasulok-sulukan na po yun ang misyon na ko doon po pinadala. So uwi po ako ng Maynila, sabi ko, Pa, I will not ask, hindi po ako manghihingi, uy, tulungan niyo po ako, may bibili na akong lupa. Sabi ko, pumili ka ng tao na magbibigay sa akin ng 15,000. At that time, it's a big amount. Malaki pa ang value po ng 1,000 noon. So umuwi po ako ng Maynila, kasi nangungulekta po ako ng mga libro sa Xavier School para daling ko po doon sa school. Pag-uwi ko po sa Manila, kasi po ang aking parokyang itinayo, inaprobahan po ni Cardinal Gaudencio Rosales, Parish of Our Lady Mary Mediatrix of All Grace. So 32 years na po ngayon yung parokya na in-announce ni Bishop Gaudencio Rosales at that time. Umuwi po ako dito sa Manila at pumunta po ako doon sa Lipas, sa shrine ng Our Lady Mediatrix of All Grace. Hindi ko po kilala ang isang babae na natagpuan ko po doon sa area ng labas po ng cloister at sabi sa akin, Father, I think you need this. Hindi ko po siya kilala. I think this is for you. Hindi ko po siya kilala. Sabi ko, thank you very much. Hindi ko alam kung anong laman. Kala ko prayer request. Pagbukas ko po ng envelope, nakita ko po sa cheque, 15,000 pesos exactly na aking hiningi sa kanya. At marami pa po. Kung magkikwento po ako, abutin po tayo ng umaga bukas. Yan po isang miracle na akin po, na ang lupang aking nabili para sa parokya, ay nabayaran ko po ng 15,000 pesos at that time. So yan po yung mga miracle at marami pa pong iba. Try na gawin po ninyong tatay si Saint Joseph. Starting today, kausapin po ninyo anything that you ask Saint Joseph or anything na anumang hilingin ni Saint Joseph sa kanyang anak, Jesus will not refuse. Kasi bakit? Lahat ng kanyang mga inuutos kay sa ating poong Jesus Nazareno ay sinusunod niya nung buhay sila dito sa lupa. At much more ngayon po, kapiling sa langit, anything that we ask Saint Joseph to request his son Jesus, Jesus will not refuse anything. Pagtatay niya ang humihiling.